Ilang oras ho mula nung nagpaalam siya sa inyo doon sa lugar na kung saan ang gagapas kayo hanggang sa matagpuan niyo po siya na nakabulat ka na po doon sa damuhan? Sa hapon po ng Linggo, nakita ko po doon sa kubo niya, sir, na nag-inspray po. Gaano pong layo mula sa kubo at hanggang sa kung saan nakabulagta siya? More than 1 kilometer, sir. Chairman, pakitulungan na lang po yung ating kapulisan para magbigay po ng mga karagdagang impormasyon na makatulong sa investigation. Chairman? Opo, sir. Opo, sir. Magpapadala po ako ng reporter para sa karagdagang pag-iimbestiga at kami po ay magbibigay po ng tulong po sa inyo. At kami po ay muli nakikiramay po, ma'am. Okay, ma'am? Magandang umaga po, ma'am. Salamat. Tagpuan niyo si Papa ninyo, kailan niyo nalaman? 28 na po ng umaga, yung tito ko po yung nakakita, ma'am. Okay, ano daw nakita ng tito ninyo? Hubad daw po siya. Pero yung short niya po, nakaganon yung kamay niya, tapos nakapatong lang yung short sa kamay niya, ibig sabihin hindi niya tinanggal. Yung bangkay niya po, masyadong malayo po sa bukid namin, dalawang bundok pa po. Never po siyang pumupunta doon kasi, ma'am. Hanggang doon lang siya sa bukid kasi wala naman siyang sadya doon. Nanay, ang sa tingin po ninyong rason kung bakit siya po ay ganun ang nangyari? Baka sa lupa, ma'am. Lupa lang po ang alam naming dahilan, ma'am. Kasi malusog naman po siya eh. Ang hindi niya lang po pag napagod lang siya, ito lang po. Anong ibig sabihin na lupa ang dahilan? May nakwento po siya sa akin noon about sa lupa. Yung sa pagitan po ng lupa namin sa bukid, yung sa kabila po, ang pinipilit po nila, yung sobra pa po sa lupa ng pagitan na alam ng tatay ko. So kumbaga ang nakita niyo dito, mayroon siyang kaaway sa lupa. Opo. Pero hindi lang po namin sure kung sino po. So sa ngayon, base sa initial investigation, walang witness tayo na nakita doon sa pangyayari. Okay. Nung nakita pala ng tito mo doon sa bundok, ano yung una niyang nakita at ano yung una niyang ginawa? Ang una niya pong sinabihan yung panganay na kapatid ng tatay ko po. Doon po niya unang sinabi doon po, papunta pa po doon sa bukid. Dumiretso sila sa barangay. After po sa barangay, saka lang po sila pumunta dito. Dala na nila yung katawan ng tatay mo? Hindi po, ma'am. Doon pa lang po sa bukid, ma'am. Nung nag-report sila sa barangay, ano ang ginawa ng barangay? Tumawag po sila ng pulis, ma'am. Sila kapitan po, yung mga kagawad. Bale, nauna na po sila doon sa bundok. Tapos yung mga pulis po, hanggang doon po lang sa yan lang po. Hindi sila pumasok, ma'am. Hindi sila umakyat ng bundok? Hindi po, ma'am. Okay. Maputik daw, ma'am. Nung araw, ma'am. Gusto po talaga naming ipa-autopsy noon bago mabalsa mo kasi gusto namin malaman kung ano yung cause of death, pero sabi ng pulis kasi may babayaran po sa autopsy, tapos aanuhin po yung lahat yung laman ng katawan ng tatay ko, bubuksan po, kaya parang naawa po kamo. Nung araw na nakita natin siya, ano po yung bumungad sa inyo? Nung Linggo ng hapon, nakita ko siya nag-spray doon sa bukid niya. Tapos nung umaga na po, nung Lunes, kasama ko yung mga dalawang anak ko po, ma'am, na pumunta kami mga naggapas. At doon na po na nakita ko yung kapatid ko na nakabulugta na raw. Yung salawan niya, ma'am, po, nakapatong lang po dito sa likod ng kamay niya, pinatungan po niya. Tapos yung sombrero po, nakadikit lang po sa ulo. Banggit din po ng ating mga pamilya ng biktima na talagang hindi daw po umakyat ang ating kapulisan. So ano po yung naging kwento po dito? Pagbaba na lang ng biktima, doon na lang daw nila sugot, titignan kung ano ang naging dahilan yung pagkamatay niya. Nagsabi doon sa mga pamilya ng biktima na ibaba na lang po yung biktima para at least may dala na po doon sa may funerarial.
Hindi rin po ba kap nagtawag po itong kapulisan ho natin ng SOCO para yun na lang po ang umakyat sana kung ayaw nilang pumunta doon, may SOCO na pupunta doon sa taas para imbestigahan yung crime scene? Wala naman po, hindi naman po nasabi na gano'n. Pop, gusto lang din po malaman ni Idol, meron din po bang mga records po dito sa barangay? May nakaaway po ba? Ilan taon po ako dito sa barangay? Almost 13 years na po. Wala pa ako nakita na kaaway man lang. Si Mr. Corpus, mabait po siyang tao. Kung sakali po, Kap, no, may nakita din po ba tayong kakulangan po ng ating mga otoridad patungkol po dito sa naging pag-iimbestiga sa kaso ni tatay? Yun lang po ang nakita ko, ma'am, dun sa hindi nila pagpunta mismo dun sa pinangyarihan nung nangyari po yung krimen na yung araw na yon. Kasi yun din ang gusto ko na sana kasama namin po sila dun. Kaso lang, yun siguro ang nakita kong hindi nila pagdating dun dahil talagang po mahirap yung daan papunta dun sa bundok. Baka nung po, hindi po ako nagkamali, aabot siguro ng kulang isang oras pag naglakad lang po pag hanggang dun sa sakyan nila na nila iiwan yung sakyan po. Maari po ba na magpasama po kami sa ating pong barangay para makita din po namin yung lugar po kung saan po nangyari yung incident? Pwede po, ma'am. Ay pinasok natin itong bundok ng 10 minuto at hanggang dito na lang yung ating sasakyan dahil kakailanganin na nating maglakad pa. Mga ilang minuto po, Kap, yung lalakarin po natin para marating po natin yung lugar? 30 minutes. Umpisa na po natin maglakad, sir. Sige po. Bale, itong dinadaanan natin na mais, ito ay kanino po? Kay Cesario po, Corpus po ito. Okay, so ito lahat na natatanaw namin, no? Pati itong sa kabila. Opo, ma'am. Naku, ilang hektarya po itong sa kanya? Kwan po ito, bali 1.5 po lahat hanggang doon. So ibig sabihin, ito yung kanyang binabantayan talaga araw-araw? Opo, ma'am. Naku, napakalawak. Pero saan po nangyari yung insidente? Ayun po, yung kubo niya. Yun, mula dito sa kinatatayuan natin, andun yung kubo niya. So madalas, no sir, dyan talaga siya natutulog, nagpapahinga habang opo, nandito siya sa bukid. Opo, ma. At yung pinangyarihan ay malayo dito. Opo. Sa kabila pang bundok. Oo, sa kabilang bundok pa po. Yung nakita niyo pong mataas po na yun na bundok, dadaanan lang namin yan kasi sa kabila pa. At yun po yung pupuntahan natin. Pero bago po yun, titignan muna natin yung kanyang kubo at opo, malaman natin kung ano ba yung meron doon. Okay. Opo, ma. Sige, tara. Saan po siya dito natutulog? Yan po sa taas, ma. Dito po siya kumakain pagkakuan. Dito siya nagpapahinga. Saan po yung huling yung nakita po siya? Yan po sa kan, dyan sa pinagkukunan niya ko ng tubig. Mga anong oras po yun, sir, nakita niya siya? Po, mga alas 3:30 po ng hapon. Isang araw po bago mangyari yung insidente? Hapon po, ma'am, ng Linggo yun. Tapos kinabukasan yun, patay na po. Wala kang kaaway yung kapatid mo dito? Wala eh. Wala kong nakakuan eh. Ano sir, sa tingin mo ang dahilan bakit po siya namatay? Iwan ko yung katong ganyan eh. Bakit yung kanang tinatapon lang sa kundi, isabahan nila, bakit kalapaw yan, bakit ganyan yung tinatapon niya sa lupa ko? Eh, bakit daw dun ko tinapon kasi may kubo naman siya kung bakit napunta rin yan. So kumbaga tanong din sa kanya yon kung ano yung dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Mabait ba si Cesario? Mabait na. Nung kabataan sir ni Cesario, ano po ang balita sa kanya? Pinapalitan niya yung kanang kalabaw. Tapos eh, nagpapastol naman ako. Bakit yung tao na yun, sabi ko, bumaba ako dun sa kalabaw ko. Tinignan ko siya.
Iba pa lang kon niya, yung ginagawa niya. Ano yung ginagawa niya sir sa kalabaw? Tinali niya yung kalabaw, ma'am, sa kwan, sa punong kahoy. Tapos naakyat niya naman yung kalabaw, wala siyang salawan. Ganun, yun yung nakita ko talaga, ma'am. Pinapasok niya ba sir yung ari niya doon sa ano ng kalabaw? Parang ganun yung nakita ko eh. Ilang beses yung sir nakita itong sitay? Isang lang naman, ma'am. Sir, nabanggit niyo kanina no, na may merong robas doon sa bag niya. Opo, ma'am. Yung kapatid niya naman nagsabi sa akin nung hiniram yung spray ko dito. Na merong nakita? Oo. Okay. Kitang-kita ko pa doon sa bag niya, meron pa isa, sabi niya. Ito ay dito po kasi nangyari yung insidente at natagpuan pong patay dito si Tatay Cesario. Kaya nilagyan po nila ng ganito. Pagkakita nyo po dito, ano ang unang bumungad sa inyo? Dito po, ma'am, yung ulo niya. At dito po yung puwit niya. Dito po yung paa. Yung short niya po, nadaganan lang po ng kamay niya dito. Pero yung damit po ba niya? Putikan din po ba? Hindi po, ma'am. Never siya talaga makit dito? Hindi po. Hindi pa po siya pumunta rito. Akap, nung pagpunta nyo rin po dito, ano rin po ang napansin po ninyo? Bale nung andito po kami sa may kwan, sa pinangyarihan, dito talaga, dito yung paa niya, din yung ulo niya. Pansin talaga mo na medyo kwan na, matagal na, kasi matigas na yung kwan niya. Nung pinakwan namin siya, nalisuot namin yung shirt na naalis sa kanya, talagang matigas na po yung bangkay, na talagang wala pong makitang bakas. Kaya mahirap na paliwanaan kung ano, ano talaga ang kwan, punot dulot kung paano siya namatay, ma'am. Wala rin, kap, no, na dumi man lang o ihi na napansin dito kayo? Wala po, ma'am, malinis po. Pati po yung underwear ho niya? Bali, nakahubo siya. Oh, mahilig daw kasi, hindi daw kasi siya mahilig magsuot ng underwear, ma'am. Oh. Yun ang sabi ng yung pamilya niya. Mahal na mahal ka namin, tay. Ngayong wala ka na talagang ramdam namin ang pagkawala mo. Gagawin namin lahat kung anong pwedeng gawin sa mga naiwan mo. Kaya sana mabigyan na siya ng hustisya at matahimik na siya. Diretso tayo nito sa police station para makahingi tayo ng balita tungkol sa pangyayari. Kausapin natin si COP at makahingi na rin ulit tayo ng tulong sa kanila. Opo. Summer investigation natin, may mga nag-gather na tayo ng mga witnesses. Then yung mga witnesses natin, nakuha na natin sila ng mga salaysay. So dun sa investigation niya, titingnan natin yung angulo dun kung ano yung kanya, kung matatanggap ba sa murder o kung bababa siya. Actually, may mga suspect na mga complainant natin, then yung mga witnesses. Then hindi muna siguro natin i-divulge yung suspect niya kasi for the sake ng case. So kung may file natin, pwede lang ma-divulge natin kung ano yung kaso na na-file. So andyan naman sila kung sakali nating i-file na yung case. Complete naman na yung mga dokumentary niya, ready for filing na tayo. Meron po ba talagang lapses ang ating investigator at kung anong pagkukulan? Doon, hindi tayo magdadalawang isip kung ano man maibigay na kwan doon sa ating investigator. But then, titingnan natin sa disciplinary action natin bilang isang chief of police. So, hindi naman lahat doon nangangahulugan natin kwan tayo, bias o kung anuman. Pantay-pantay tayo rito para sa dudulog dito sa police station ng Solana Police Station po. Salamat po sa pag-assist sa amin sa case ng tatay ko.
ba yung action na ginawa ko ng ating kapulisan noong araw po na yon? Sinabihan ko na rin si Kapitan kung ano yung mga dapat na kunin ng mga may ebidensya, ganun, evidence na pwedeng makuha. Sinabihan ko na rin sila ng ganun. After ho natin, no, mga anong oras ho ba na ibaba po yung biktima mula ho dun sa taas ng bundok papunta ho sa baba? Bali, gabi na yun, mga past 7. Alas dos po na ilabas dun sa highway po. No, maraming nagtatanong na bakit hindi natin pinuntahan yung lugar kung saan nangyari yung insidente para malaman sana natin kung ang nangyari ba ay natural death o meron pa talagang foul play na nangyari. Ano ba yung nangyari po? Ang kwan naman ni doktora yung sa MSO, ma'am, walang foul play po. Tapos yung sa result po ng autopsy ni Dr. Genova, aneurysm daw. May nagkwan sa, naugat sa ulo nung in-autopsy. Kung sakali ba sir, hindi ba natin na pinuntahan kahit na kinabukasan or after noon yung lugar para sana makita natin kung natural death man o aneurysm man ito, may makita tayo doon na sa paligid, doon sa lugar na mayroong mga naiwan na ganitong bagay na maaring mag-lead talaga sa atin sa conclusion na ito ay isang natural death. Ay, nagpa-follow up investigate, nagpan kami doon, ma'am. At saka may time na pinuntahan din namin yung area na kwan, wala namang kwan doon, ma'am. Mga specimen, ganun, mga like ng tae, ganun, mga doon sa area, wala. Ano ba yung protocol natin na kung sakali? Kasi syempre bilang sila yung pamilya, gusto din nila na sana napuntahan kasi feeling nila hindi natural death yung cause nung pagkamatay ng kanilang tatay. Kaya ang gusto sana nila nung araw na yun ay pinuntahan ng ating mga kapulisan yung area kahit ito ay mahirap apuntahan. Bali, doon sa araw na kasi yun, ma'am, nung nandun sila kapitan na doon, at saka dadalawa lang kami na kuan doon at yung delikado yung area, ma'am, na may mga pwedeng mga alam mo na yung sa kabilang panig po. Ano yun, sir? Yung mga kuan, ma'am, NPA. Kasi kuan din, may mga sightings din kasi po. Paano natin inimbestigahan yung area? Ano yung ginawa natin na follow-up investigation doon? Pumunta po kami doon, ma'am, pero clear naman na yung doon sa lugar. Walang kwan. Yun lang naman pong naging problema sa pamilya namin yung hindi nila pagpunta sa crime scene. Yun lang naman po. Pero yung sa pag-assist sa kaso, okay naman po. Tayong nakitang any injury sa labas ng katawan niya. Pero nung binuksan natin, may nakita akong mga namuong dugo sa utak. Base dun sa examination ko initially, mukhang hindi dahil sa any force outside, no, na magkukos ng pagdugo ng utak. So ang ginawa ko, kumuha na lang ako ng mga samples ng kada organs para ipaistupat natin. So ipapasa ko yun sa National Headquarters. Major, yung ibig sabihin po natin ng histopat para po sa kaalaman din po ng lahat. Yung histopat, ito yung examination ng mga organs natin o yung mga tissue na kinuwang sample under the microscope. Ang nag-i-examine yan ay yung mga pathologist. Ayun, opo. Nabanggit po natin, sir, no, na may namumuupong dugo dito po sa kanyang utak. Ano po ang ibig sabihin po noon? May nagdugo doon sa utak niya, no? Ang pwede nag-cause niyan, pwedeng sakit, no? Yung taas na presyon na nag-cause ng pagsabog ng ugat natin sa brain. Ano reason po ba daw po ang naging resulta po nung kanyang pagka... Umaari. Ngayong week ko pa lang maibibigay yung tissues nung kinuha ko kay sa subject natin, si Mang Cesario. Friday, nasa krami ako para ipa-examine yung tissues.
Pag mga ganun po, mga gano'n po katagal ang ating hihintayin para meron silang standard doon, mga ano yan, 30 to 60 days working. Kasi may ano yan, may proseso yan. Ilalagay pa sa slide, tapos may kulay, may kinukulayan pa yan. Kaya medyo may mahaba ang proseso. Okay po. Siguro po, kami na lang po ulit ay hihingi po ng follow-up kung sakali po na matapos po yung 60-day period po ng kanila po. Pag-imbestiga po. Salamat po. Idol Rafi, maraming salamat po sa pagpunta dito sa Cagayan. About po sa case, bali hihintayin po muna namin yung result ng crime laboratory bago mag-file ng kaso. About naman po dun sa admin case, hindi na lang po namin ipa-file po. Maraming salamat po. Rapid tool po, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapid tool po ka na masusumbong.